Yo guys, kumusta? Ako nga si Origin. On today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano nyo maka-clear ang level 1 to level 28 ng Vicon Phantasm easily, no? So bakit easily guys, no? Bakit easily kasi, no? So mga di nakakalam guys, no? 100% free to play player ako guys, no? And kung ganun, no, eh kayang-kaya nyo rin magawa yung mga nagagawa ko guys, no? Kayang-kaya nyo magawa yung mga nagagawa ko kasi ako nagagawa ko to ng wala akong ginastos, no? Pero lang sa ano, sa swerte yan sa weapon, no? Ewan ko, swerte ako sa weapon, no? Pero ang lakas sa Vicon Phantasm ng mga weapon ko, okay? So una-una, no? Unang-unang tip ko sa inyo guys, no, is kailangan nyo lang ng dalawang weapon, no? Kailangan nyo lang ng dalawang weapon na ipangahampas nyo sa mobs, no? So yung isa pwede pang stats, pang stat item, no? Or yung isa, no, is pwede nyo pang heal, no? So bakit ganon? No, bakit ganon? Kasi hindi naman kayo makapag-discharge skill na tatlong weapon. No, tandaan niyo guys, no. Kahit ano mangyari tol, no, hindi kayo makapag-discharge skill ng tatlo. So katulad dito guys, no, tumitibok-tibok na yung dalawang ano ko, yung shield tsaka yung bow. No, so dalawang ano lang, no, dalawang discharge skill lang ang magagamit niyo. Hindi mo magagamit yung discharge skill na naka-equip sa iyo ngayon. No, so yun yung tip number 1 ko. No, and isa pa, no, kailangan guys, no, may shield breaker kayo na weapon na malakas, no? Pwede kay Meryl, no, si King pinaka malakas na ano na shield breaker dito guys, no. Okay, so next tip ko sa inyo guys, no, is pagkaumpisa ng stage, no, is gamitin niyo na kagad yung missile nyo or kung ano mang damage dealer nyo na relic, no, para maging efficient kayo sa cooldown ng inyong mga relic guys, no. So yung next tip ko sa inyo guys, no, hindi ko alam kung pang ilang tip na to, no, is ito, simple lang to guys, no, learn to lure yung mga mobs, no. Kung tulad na nakikita nyo sa video guys, no, nilulure ko silang tatlo, no, kailangan magkumpul-kumpul sila para lahat ng mga ginagawa ko is tumama, no, para tumama sa kanila lahat ng skill ko, normal attack, charge attack, ganito ganyan, etcetera etcetera. Next tip ko sa inyo guys, no, is piliin nyo yung mga weapons na may malalakas na AoE damage, no, or malaking AoE damage. Dito sa case ko yung shield, no, tsaka yung kay Meryl, no, na Black Claymore, no, so sobrang solid ng AoE, pati ng damage guys, no? Kung makikita nyo yung damage, pumapalo yan ng 8k guys, no? So sobrang sarap, no? And yung next tip ko sa inyo guys, no, is, no, regarding pa rin sa pagkukumpul-kumpul ng mobs, no, is huwag kayong papatay ng isa-isa, no? Halimbawa dito yan, di ba, mag-isa siya, no, wag kayong magsasayang ng skill dyan guys, no? Wag kayong magsasayang ng skill dyan. Kailangan lahat tumatama yung skill nyo as much as possible guys. Ayan, patulad yan, hinihintay ko bago makarating yung pangalawang robot tol, no, bago ko ginamit yung free skill ni Meryl. And then next tip ko sa inyo guys, no, is aralin yung maigi yung mga attack pattern ng mga mobs dito guys. So bakit, no, dito sa Vicon Phantasm perfect dodge is a must, no, or napaka-importante ng perfect dodge dito. Ano yung perfect dodge? No, yung pagka na-dodge nyo tapos may purple na, no, na lumilitaw guys, no, tapos naging slow mo, yun yung perfect dodge, no. Pero ang tawag yata dito Phantasma something yata, no, pero yun nga, no, aralin nyo yung attack pattern ng mga mobs, no. Okay, so next tip ko sa inyo guys, no, eto pinaka-importanting tip guys, no, paano mag-juggle ng weapon, no. So makita nyo guys, kung mapapansin nyo, bira ako mag-normal attack,
No, bira ako mag-normal attack. So, ang gagawin nyo guys, no? Hanapin nyo yung pinaka-malakas na attack ng inyong mga weapon. No, ito, for example, no? Balik lang natin ulit guys, no? For example, itong shield. No, ang pinaka-malakas na attack nitong shield, no, is yung dash tapos attack. No, kung makita nyo, umiikot yan. No, sobrang bilis makakuha ng discharge energy dyan or yung pag-discharge skill. No, so, hanapin nyo yung pinakamalakas. So, eto, katulad nyan, no, sa Claymore ni Meryl, no, ano yung pinakamalakas na attack niya is yung spin. Yung kanina, yung nakikita nyo umiikot-ikot, no. And yan, ginagawa ko ulit yun sa shield. No, never nyo akong makikita mag-normal attack. No, bira lang guys. So, hanapin nyo kung ano yung pinakamalakas na attack nyo. Halimbawa, yung kay Samir, di ba? Yung double barreta na barrel, yung lumilipad, tapos umiikot-ikot, yun yung pinakamalakas niya, no, na attack. No, tapos, ano yung ibig sabihin ko sa pagja-juggle, guys? So, yun nga, pagja-juggle. Halimbawa, dito, guys, no, naubos na yung dash. Kasi itong sa shield, no, nagre-relay sa dash yung attack na umiikot, no? Halimbawa, naubos na yan. Ngayon, pag magpapalit na ako kay Meryl, i-make sure ko na meron akong discharge skill. No? Tapos, kailangan dalawang charge, no? Para maka-apat na skill ako, guys. No? Kung makikita nyo, dito ko yata ginawa yun or ano, basta mamaya, papakita ko sa inyo. No, kung makikita nyo, guys, no, hindi ko kagad ginagamit yung, ano, yung discharge skill. Hindi ako trigger happy na gagamitin ko agad discharge skill. Bakit? No, kasi yun nga, para masunod-sunod ko yung mga skill ko, guys. Okay? Kaya kung makikita nyo, hindi pa malapit na mapulo yung, ano, yung second skill ni Meryl. Tapos yan, naka-chamba ako ng ano, perfect dodge. Tapos, ginamit ko yung SS ni Meryl. Tapos, ginamit ko yung pinaka-strongest attack ni Meryl. Tapos yan, pagkat wala na stamina, di ba? Balik sa balik sa shield. No, tapos again, yung strongest normal attack or attack ng inyong weapon, which is ito nga yung ginagawa ko, dash tapos attack, no, yung umiikot. Power ulit lang. And then yan, may discharge skill na ako ulit. SS, no, tapos ang cooldown na yung first skill ni Meryl, no, first skill. Tapos yan, unlimited, no, alos from time to time meron ko yung skill, no, and isa yan sa mga key factor dito, guys, no, sa Bygone Phantasm, and think ko throughout the game, no, kailangan yung matutunan yung pagja-juggle, guys, no, kailangan as much as possible hindi nag-normal attack yung mga character nyo, kasi hindi naman ganun kalaking damage yung normal attack dito, guys. Okay, so yan. Ito, last floor level 28 na ito, guys. So, last na ito. Ito, summarize lang natin ulit, no? Again, yung sinabi ko kanina, ginamit ko agad yung relic, no? Para efficient ka, no? Tapos yan, ginamit ko na yung ano, nilure ko sila sa gitna. Ginamit ko yung first skill ni Meryl, no? Para tamaan sila lahat, no? Tapos, sag-ages ako. First skill, no? Attack at axe form. Tandaan nyo, guys, axe form, ha? Huwag kayo magno-normal attack ng shield sa huma-huma ba yung, ano, babira, ano, pambirang klaseng, ano to, YouTube, eh? Di kilala yung mga, ano, basa yung shield, no? Huwag nyong ipangapas yung, ano, yung shield, guys, okay? So, kailangan, ano, axe form lagi. And yan, kung makikita nyo, nag-juggle lang ako, okay? Eh, sulit kay Meryl, spin attack. No, and isa pa, guys, no, may control immune yang ano, yung kay Meryl, no, spin attack niya tsaka yung first skill, no. Sobrang solid, no, parang BKB. No, kung nagdodota kayo, ganun nag-work 'yun. Okay, so yan. And make sure nga rin pala, guys, no, pag mag-switch kayo, no. Ayan, makikita niyo para nag-ultra instinct tayo yan, no. Sobrang bilis ng spin attack, tapos yan. First skill, juggle lang ulit. Kung makita nyo, malapit na mag-charge ulit yung shield ko. No?
Nga pala guys, so makita nyo nag-freeze yung mga kalaban, no? Paano mapa-freeze yung kalaban? Kailangan may charge lang kayo ng discharge attack. Okay? Pero pag nawala na yung charge nyo ng discharge attack, ito, yung kumikinang-kinang dito, mawawala na yung effect ng weapon nyo, no? Either ice, fire, or what, no? And then yan, dagel ulit, SS, Axe 4, tapos, spin to win lang, chief, or dodge, normal attack, power ulit lang guys. So, ganun lang ang ginagawa ko dito. So, yan, no, nag-SS ako ulit, again, spin to win, yan yung combo ni Meren guys, no? Kaya, yun ang purpose ng ano nun, nung SS, no? And ito, makita nyo, shield ako, shield form, axe, tapos ultra instinct all, no? Chief, dodge, spin to win, tapos finishing touch, SS ulit. Okay, so ganun lang guys, yung thought process ko, no, and strategy ko dito sa Bygon Fantasia. Okay, so next naman natin pag-uusapan, no, is ano ang mga matrices ko. No, and yung mga equipment ko. Sa mga equipment ko guys, ito, no, level 5. Nile-level 5 ko lang muna guys. Kayo rin, extra tip ko sa inyo guys, i-level 5 nyo muna lahat ng mga equipment nyo. Bakit? No, kasi may activation condition yan. So, kung makita nyo, basic 8-piece equipment, enhanced plus 5, may bonus ko yung attack, resistance, HP, crit. No, so, yan yung guide nyo kung paano nyo i-enhance yung mga equipment nyo. No, so, yan yung mga equipment ko guys. And then, next naman, yung level ng weapon guys, di naman nagbabari kasi nakalagay dun sa Bygon Phantasm, max level daw yung weapon. No, makikita nyo, punta tayo sa Bygon Phantasm. So yan, kung makikita nyo guys, so temporarily, max out the level of the current weapon. So nakalagay dito, naka-max out na yung ano, current weapon. So bali, wala yung level ng ano ng weapon dyan, automatic max. Ngayon, punta naman tayo sa mga matrices guys, no? So mga matrices ko, pucho-pucho lang, hindi ko pa masyado seryoso yung pag-build. Pero ang naka ang may effect lang ako dito, no, is yung kay Meryl, no, yung functional dash, increased damage dealt by frost weapon, no, by 6%. Tapos ito, binubuo ko pa to guys, no, increased damage dealt by flame weapons, tapos ilalagay ko naman yan dito sa ang tawag dito, nakalimutan ko talaga pangalan ng shield tall, okay? Ilalagay ko naman yan dito sa Molten Shield version 2, no? Kasi flame to, syempre. Ngayon dito, wala yan. Pang stats ko lang yan, no? Pang add ng attack, HP, crit, no? Pero pagka nakuha ko na yung SSR box, papalitan ko yan, no? Kasi yun nga, paladin build tayo tall. And abangan nyo yung guide ko doon, no? And sa resonance naman guys, no, is syempre fortitude tayo. No, so medyo tanky. Ngayon kung attack type kayo, no, suggestion ko pag mababay Gon Phantasm kayo, maglagay ko ng healing support support item, no. Tulad ng sabi ko, dalawa lang ang kailangan nyo guys, no. Dalawa lang ang kailangan nyong ipanghampas, no. Yung isa reserve kumbaga. Okay, so yeah, hey guys, ito ba natapos sa ating video? And kung dapat kayo sa part ng video ito, and di pa kayo nakakalike and subscribe sa YouTube channel, please do like and subscribe sa YouTube channel. Pupa videos ko ito, tips and tricks, guides, yon and yon. So yeah, maraming salamat sa panonood and yun. See you guys in my next video guys, okay? Peace!